bata pa rin ng COVID-19, ang tradisyonal na translasyon tuwing January 9 ay nakansela. Sa halip, nagsagawa na lang ng mga misa ang Quiapo Church para gunitain ang pista ng itim na Nazareno. Ayon kay Father Danici, parochial vicar ng Minor Basilica of the Black Nazarene, hindi nagbago ang mga panata ng mga deboto. Anya na ipakita pa rin ng mga deboto ang pananampalataya nila kahit may pandemic restrictions. Isa rito ang pagtuon ng kanilang atensyon sa misa. Bukod pa rito, naging disiplinado rin umano ang mga deboto ngayon dahil napanatili ang maayos na pila at physical distancing sa misa. At dahil may restrictions pa rin sa mass gathering dahil sa COVID-19 pandemic, naging limitado lang ang mga nakapasok sa naturang simbahan. Makaraang mabigyan naman ng cash benefits ang 10,000 regular employees ng lungsod. Nilagdaan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang Ordinance 8718 na layuning magbigay ng 3,000 pesos gratuity pay sa lahat ng 8,000 non-regular na mga empleyado tulad ng job orders at contractual basis. Ayon sa alkalde, ang ordinansa ay mabilis na ipasa ng Manila City Council sa pagsisikap ni na Vice Mayor at Presiding Officer Honey Lacuña Pangan at Majority Floor Leader Attorney Joel Chua na naglaan ng kabuuang 29,883,000 pesos para sa nasabing layunin. Dagdag ng alkalde, ang pagbibigay ng one-time gratuity pay ay sumasakop sa lahat ng mga kawani na nakakontrata ang serbisyo at gayon din ang mga trabahador na job order. At ito ay alinsunod sa Administrative Order No. 38. Nagpaliwanag naman ang NCRPO Director Police Brigadier General Vicente Danao Jr. ukol sa pulisiya na iniimbasa mo muna ang mga namamatay na COVID-19 positive bago magsagawa ng autopsy. Inamin naman po kasi nung ating medical legal na ininbal muna bago inautopsy. Well, ang take ko kasi diyan, siguro because of the new COVID protocol, especially in times of pandemic, meron po kasing bagong guidelines ngayon na pag yung cause of death, okay, lalo na sa panahon ng pandemic, dapat imbalsamuhin muna bago i-ano. Pero sabi ko nga, be as it may, ako I would rather sana muna parang sa normal times pa rin, wherein dapat muna i-autopsy muna para sa akin. Kasi mas na-preserve yung evidences at hand. At dahil inakalang COVID-19 positive si Christine Dacera, makaraang mamatay sa City Garden Hotel, ipinatupad ang pag-iimbalsa mo. Inakalang naka-quarantine kasi sa City Garden Hotel sa Makati City ang nasawing flight attendant na si Dacera, kaya agad inimbasa mo ng matagpo ang patay sa bathtub ng room 2209. Sa aspeto ng autopsy, sinabi din ng NCRPO Director na karapatan ng pamilya Dacera ang paghingi ng autopsy.